Naranasan mo na bang mainggit o nagkaselos sa iyong kapwa? Naging mayabang ka rin ba ng sobra-sobra at naging rason kung bakit hindi ka nagpapakumbaba? Nakaramdam ka rin ba ng pagnanasa sa babae o lalaki mong kapwa? Nakasaksi ka na ba ng pagsanib ng demonyo sa katawan ng tao o sa iyo mismo? Kaibigan, yan po ang gawain ng Diablo, sapagkat gusto niya tayong ihiwalay sa landas patungo sa kay Kristo. Kaya't gagawin nila ang lahat para masira tayo at malinlang patungo sa kapahamakan. Bago tayo magpatuloy kaibigan, inaanyahan ko kayo na mag-like and subscribe sa aking channel. Sa pamamagitan niyan, makasuporta kayo sa channel para makapagpatuloy tayo sa paglathala ng salita ng Diyos sa bawat kapwa natin. Maraming salamat po. Mahilig ka ba sa mga mulal-aswang larawan at mga bastos na mga video? Pues, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Asmo Diyos. Siya lang naman, ang demonyo o espiritu ng pagnanasa at kalibugan. Ayon sa kwento, noong una, si Asmo Diyos ay isang mataas na anghel sa langit na may kapangyarihan at kagandahan. Subalit, dahil sa kanyang ambisyosong pagnanasa na maging katulad ng Diyos, siya ay nag-aklas, kasama ang iba pang mga anghel. Ang kanilang pag-aaklas ay nagresulta sa kanilang pagbagsak mula sa langit, at pagkakaroon ng isang kaharian sa mundo ng kadiliman at kasamaan. Ayon sa Biblia sa libro ng Tobit, si Asmo Diyos ay nakapatay ng 7 lalaki, na maging asawa sana ni Sara, bago ng kanilang mga kasal. Siya rin ay tinatawag na prinsipe ng mga demonyo. Kaya kapatid, kapag nakakaranas ka ng kalibugan sa katawan, ay magdasal ka sa ating Panginoon, na bigyan ka ng lakas ng loob, para malabanan ng tukso. Ayon sa Biblia, narinig ninyong sinabi nila noong unang panahon. Huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa sa kanya, ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Naiinggit ka ba pag nalaman mo ang mga tao sa paligid mo ay umaasenso, o may mga bagong gamit, tulad ng kotse, bagong relo o ano-ano man? Si Leviathan ang nagmamay-ari sa iyo. Siya kasi ang dahilan kung bakit, maraming mga tao ang naiinggit sa kapwa nila tao. Ayon sa Biblia sa libro ng Galacia, Kapitulo 5 versikulo 21. Pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo, tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa aklat ni Isaias, ang Leviathan ay isang ahas sa dagat, na sumisimbolo sa mga kaaway ng Israel. Sa aklat naman ni Job, ang Leviathan ay isang buwaya, na humihinga ng apoy, marahil, ito ay nagpapakilala sa isang aspeto ng paglikha na lampa sa pag-unawa, o kontrol ng tao. Pagkamatakaw o gluttony, ay isang representasyon ng kasalanan ng sobra-sobrang pagkakain o kasakiman sa pagkain. Ito ay isa sa 7 mortal na kasalanan o deadly sin sa Biblia. Si Beelzebub ay isa sa 7 prinsipe ng impyerno at ang demonyo ng katakawan. Siya ay sumusingil sa pagtukso sa mga tao sa kasalanan ito upang markahan ang kanilang mga kaluluwa magpakailanman. Nagagalak siya sa kanyang trabaho, ninanamnam ang bawat sandali ng matamis na karanasan, isang trabaho na sa tingin niya ay medyo madaling gawin. Sabi nga ng Biblia sa Kawikaan Kapitulo 23, versikulo 20 hanggang 21. Huwag makisama sa mga lasenggo o sa mga matako na kumakain ng karne, sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa karalitaan, at ang pagkakatulog ay magbibihis sa kanila ng basahan.
Para maiwasan ang pagkamatakaw, kumain ng sapat at masustansya, para maging masigla, at makaiwas sa mga sakit. Kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan si Satanas. Siya ay isang anghel noon na may pangalang Lucifer. Siya ay nagrebelde laban sa Diyos, dahil sa kanyang pagmamataas, at naipatapon sa impyerno, kasama ng mga anghel na sumunod sa kanya. Gusto niyang maligaw ka ng landas, at lumayo sa Diyos. Lahat ng kasalanan at kasamaan, ay nanggaling sa kanya, siya rin ang rason bakit nagkasala ang unang magulang natin, sina Adan at Eva. Sabi sa naunang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala, ay kampuon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaibigan, alam mo ba na napakapanganib na ng panahon ngayon, ang Diablo ay napakaabala na nilang maghasik ng kasamaan sa mundo, lalo na't nandito na tayo sa mga huling araw. Hindi pa huli ang lahat, may natitira pa tayong panahon para bumalik sa ating Panginoon. Madami ng sakuna sa mundong ito, may pandemya, may mga giyera, may mga malalakas na delubyo, tulad na lang ng bagyo, matinding tag-init, lindol, at pagputok ng mga bulkan. Ito na ang palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Handa ka na bang humarap sa ating Panginoon? O gusto mo pa na ang Diablo ang maghari sa iyong buhay at dalhin ka sa impyerno? Ang sabi sa Juan 3:16, sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano-ano ba ang naranasan niyo tungkol sa Diablo at mga masasamang gawain na nadulot niya sa buhay niyo? At paano niyo ito nalampasan, at paano kayo binigyan ng bagong pag-asa ng ating Panginoong Diyos? Pwede mo itong ibahagi sa amin sa pamamagitan ng pag-comment sa ating video. Maraming salamat po at God bless.